Okay mga bossing, welcome back po ulit sa ating channel. For today's video natin mga bossing, Rider JFI. Okay, so for today's video, ituturo at i-share ko sa inyo kung paano ko inaalam yung sira ng mga ganitong FI gamit yung kanyang FI light at yung ating simpleng diagnostic tool lang yon mga bossing. Tuturo ko sa inyo kung paano ko aalamin yung trouble code ng unit na ito. Kasi itong unit na ito ay dinala dito kasi una-una ito ay low bat. So na-detect ko na yung problema. Then ang sumunod na problema na napandar natin is yung kanyang pamamalya. So namamalya yung unit at yun ang aalamin natin kung bakit siya namamalya. Okay? So gamit yung ating diagnostic tool na simple lang yan mga bossing, yan ay ano lang yung simpleng on off lang yan. Ang kagandahan lang dito sa diagnostic tool na to, basta mo lang siya isasaksak doon sa kanyang pinakasakit. Meron siyang sakit. Okay? So ito yung diagnostic tool na ginagamit namin kapag ka nagde-detect kami ng trouble code sa mga gantong Suzuki na doon natin malalaman sa pagbabasa ng FI light. Okay? So medyo magiging nakakalito lang ito sa una pero susundan natin yan mga bossing. Gagawa natin ang paraan na may turo at may share ko sa inyo ng ayos na maliwanag ang ating gagawing pagdidetect sa trouble code. Okay, so ito yung diagnostic tool natin na gagamitin natin. Then ang gagawin ko dyan na sasaksak na muna natin yan dun sa ating sakit. Okay, so bago natin isasaksak mga bossing, syempre ilalagay nyo muna yung ating on-off switch sa trigger ng off. Okay? So i-off muna natin yan mga bossing. Huwag nyo muna ilalagay sa on. Then patay yung susi natin. At importante syempre okay yung inyong battery. So dapat okay yung battery kasi madadagdagan pa yung trouble code na lalabas dyan in case na halimbawang low bat yung inyong battery. So yung battery nya kasi yun, na-charge ko muna kasi nga low bat at hindi siya na-charge. So naayos na natin yung problemang yon at na-upload na rin natin yung video na yun. Kung mamaya lagay ko din dyan kung pwede nyo rin mapanood yung video tungkol dito sa Rider JFI ng hindi po charge. Okay, so eto pag i-switch natin yung ating diagnostic tool, then eto ang ginagawa ko, nag-provide na ako ng papel kasi medyo nalilito rin ako minsan kapag ilang code na yung lumalabas. Okay? So ang pinakamadali para may sulat din natin at hindi tayo malito, so meron tayong listahan. Okay? So ang gagawin lang muna natin dito, kukuhanin lang muna natin yung code. Tapos mamaya aalamin natin kung ano ba ang ibig sabihin nung code na lalabas dyan. So ang gagawin natin mga bossing, i-on natin yung ating diagnostic tool. Then ipu-full throttle natin yung ating hand grip. Okay? Full throttle mga bossing ha. Huwag nyong bibitawan kagad. So pagka on, full throttle, then saka natin i-on yung switch. Okay? So ito yan mga bossing, on. Yan. So i-on natin yan. Okay? Antagal. Then yan. Pag na-on natin yan, full throttle, then switch on natin yung ignition switch. Okay? So pag naisusi natin yan, antayin yung mamatay yung FI light. Pag namatay yung FI light, bitawan nyo na yung inyong throttle, then lalabas na yung trouble code ng unit. Okay? So ito yung minsan medyo nakakalito rin, kahit ako medyo nalilito rin sa pagbabasa. Pero kagandahan dito, hanggat napalabas na natin yung trouble code, paulit-ulit lang siya. O kaya ang gagawin natin dito mga bossing, hanggat hindi natin nakukuha yung pinaka mismong problema ng unit, hindi natin ititigilan yung pagbabasa. Okay? So ang una natin gagawin dyan, syempre yung pagbabasa ng FI light, yung mabagal na ilaw, yung unang mabagal na ilaw, ang bilang niyan mga bossing ay 10. Ang susunod na dyan, may interval yan. Sunod-sunod na mabilis, ang bilang nun ay once, by once. Okay? Okay, umpisahan natin dito sa isang ito. Okay? So, ilaw yan, then 10. O, diba? 10. 1, 2, 3. Okay? 4. So, 4 pa yun.
medyo nakakalito pa rin. Ulitin natin. Meron pa lalabas yan. 10, 20, and 1. Okay, so ibig sabihin 21. And sunod natin, may interval yan. 10, 20, 30, 1, 2. So, dito sa unang try ko dyan, medyo nalito ako. Ngayon ko lang din nakita kung paano ko siya babasahin. Then, ulitin natin. Nagulit ako dyan kasi medyo, sabi nga, medyo nakakalito din pagka minsan. So, basta alam nyo lang kung paano babasahin, mas madali nyong babasa yung trouble code. Okay, so, umpisahan ulit natin mga bossing yung kanyang lalabas na code. Ang maganda dito, paulit-ulit lang siya. Okay. One. Okay, ito. 10, 20, 30, 1, 2. Okay. So, 3, 2. So, nagkamali pa nga ako dyan. Bila ko 23. So, 10, 1, 2, 3. Okay. So, 1 at 3, di 13. The next is 10, 1, 2, 3, 4. Okay. So, 4. Ibig sabihin, 14. So, next tayo ulit. Then, 10, 20, 30, 1, 2. Okay. So, ayun. At lumabas na yung 32 na malinaw. Next, ulit lang yan. 10, 1, 2, 3. Okay. So, tama na yung ating 13. The next is 10, 1, 2, 3, 4. Okay. So, 14. Ulit-ulit yan. 10, 1, 20. Oh, so, 21. So, okay na yung 21. Ulitin natin kung lalabas ulit yung 32. 10, 20, 30. Okay. 1, 2. Okay. So, 32. Malinaw. So, yan yung mga code na lumabas doon sa ating pagbabasa ng ating trouble code. Okay, mga bossing. So, ito yung guidelines natin para sa pagbabasa na ginawa natin. So, yung mga number na yan, may karampatang katugmayan sa mga sensor ng ating unit. So, yung 21 is IAT sensor. Then, yung 13 is IAP sensor. 14 is TP sensor. Then, yung ating 32 is fuel injection. Okay, mga bossing. So, yun yung mga code na yan. So, yan ay sama-sama lang sa iisang socket. So, ipapakita ko sa inyo yung mga socket na sinasabi ko. So, ito lang yan mga bossing. Kung makikita nyo, yung pinaka, yung mismo throttle body, so meron niyang isang socket. So, hindi ko na binidyohan din kasi simple lang yung problema. Nahugot lang yung socket. Na yan. Kung kaya palyado yung unit. So, hindi nagkakaroon ng magandang connection yung hindi nakakapagbigay ng magandang response yung mismong throttle body natin. So, ayun lang. Ganun lang yung pagbabasa ng trouble code sa gaya nitong Rider JFI gamit yung ating diagnostic tool. Okay, so on-off lang yan. So, madali siyang gawin. So, ang maganda lang dito, makikita nyo agad kung saan kayo pupunta, kung saan sira nyo hahanapin. Okay? So, yun lang mga bossing at maraming salamat sa inyo panonood. Okay? So, next video ko ay yung kung paano mag-delete naman ng code. Okay? So, maraming salamat sa inyo mga bossing and till next video natin mga boss.